Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating online midweek service. Bago po ako magsimula ng ating pag-uusapan ngayong gabi, tayo po muna ay sandaling manalangin. Heavenly Father, thank you Lord sa aming mabuhay, Lord God. Thank you for your guidance. Thank you for your blessings sa bawat isa sa amin, O God. God, dalangin ko po Lord God na ngayong oras na ito, O God, sa aming online midweek service, kayo po ang manguna sa amin, O God. Kayo po ang manguna sa lahat ng aming gagawin, O God. Sa mga mensahe na ipagkakalog niyo po sa akin, O God, kayo po, bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge upang mapahiyag ko ang inyong mga salita na may pagpapala sa bawat mga nakikinig, O God. Kayo po ang manguna sa akin, O God. At dalangin ko din po, Lord God, sa lahat po na makikinig ay maging pagpapala po sa bawat isa. Maraming po salamat. Inabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So, welcome po muli. Ngayon po, gaya po ng mga nakaraang ating midweek service, meron po tayong team natin, team ngayon po na Knowing the Lord. Ngayon po, ang aking pong natalakayin ay Knowing the Lord through His Attributes. Ano po ba yung attributes? Sabi ni Mr. Webster, ang attributes daw po ay a quality, character, or characteristic ascribed to someone or something. Attribute is a character. So, sa Tagalog po, ito'y isang katangian. Ang tao po ay may dalawang klase ng katangian. Tayo po mga tao, meron tayong mga katangian na yung isa is good and bad character. O, tinatawag natin character. Halimbawa po, ng good character, isa po sa mga halimbawa ng good character ay yung helpful o matulungin, faithful, maalalahanin, at kind or mabuti sa ating mga kapwa. Yun naman po sa bad character, ang example po dun is yung selfish, yung pagiging selfish o makasarili, walang pakialam sa iba. Yun po yung mga character ng tayong mga tao. Yun po yung mga character. Marami po sa atin, ganyan ang mga katangian. Pero ang Lord, iba siya sa atin. Marami siyang katangian, gaya ng holy, siya ay holy o banal. Ang Panginoon ay ganap na walang kasalanan. Pangalawa, immutable, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago yesterday, today, and forever. Wala siyang pagbabago. Eternal, walang hanggan. Siya ay mula sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Matatagpuan din po natin yan sa Psalms 19 verse 1 to 2. Ilan lamang po ito sa mga katangian ng ating Panginoon. Ngayon po, ang ating tatalakayin o ating pag-uusapan ay yung tatlo o yung sa main attributes ng ating Panginoon ay yung kay Haring David sa Psalms 139 verse 1 to 16. Knowing the Lord through His attributes. Knowing the Lord through His attributes, una po ay He is omniscient, sabihin, He is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Ito po yung matatagpuan natin sa Psalms 139 verse 1 to 6. Pinapakita po ito ang pagiging omniscient ng ating Panginoon. Sa verse 1, You search me, Lord, and you know me. Nalalaman ng Panginoon about siya sa atin. You know when I sit and when I rise. Alam mo kung saan ako tatayo or alam ng Diyos na kung tatayo ka o uupo ka. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Familiar sa atin ang at lahat ng ginagawa natin, alam ng ating Panginoon. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Ano pa man yung mga bagay na hindi pa natin binibigkas o sinasabi, alam na ng Panginoon yun. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Yung karunungan ng ating Panginoon ay hindi natin kayang arukin. Hindi natin kayang abutin ang kanyang karunungan.
Kaya napakaganda po yung verses na ito na pinapakita sa atin ni Haring David na ang pagiging omniscient ng ating Panginoon. Sa mga verses na ito, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating iniisip, iniisip pa lamang natin, alam na ng Panginoon. Ang ginagawa natin sa araw-araw, alam na ng Diyos yan. Dahil kilala niya tayo. Kilala niya tayo sa ating, sa buong pagkatao natin, kilala niya tayo. And mas kilala tayo ni Lord kaysa sa sarili natin. Ang sabihin man natin na kilala tayo ng ating asawa o ating mga anak o ating mga kaibigan o best friend, kilala na lang tayo. Pero mas higit na nakakilala sa atin ang ating Panginoon, ang ating Panginoon Diyos. Ano ang kahalagahan niya sa atin? So, kung mababasa po natin sa Psalms 147, verse 5, "Great is our Lord and mighty in power, and His understanding has no limit." Ibig sabihin, yung understanding ni Lord, walang katapusan yan. Has no limit, walang hangganan. Kasi kaya siya understanding dahil sa kanyang karunungan or wisdom. Yun ang katangian ng ating Panginoon. Tayo mga tao ay pwede rin magkaroon ng understanding kung meron siyang wisdom or knowledge sa kanyang kapwa at sa Panginoon. Halimbawa, kung maiinitin ang ulo ng kapwa mo o kaya ng asawa mo, madali mo siyang maunawaan kasi kilala mo siya. Gayun din yung ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung tayo nagkukulang o nauunawaan niya yon. Alam niya yung ating mga kahinaan. Kasi He knows everything. Alam niya lahat ng bagay tungkol sa atin. Kaya hindi tayo dapat mag-alala, pero minsan hindi natin dapat abusuhin ang pagiging maunawain ng ating Panginoon. Sabi nga, repentance is the key, sabi niya. Repentance is the key, ika nga, sabi niya. Then, no secret sa Lord. Walang secret o wala tayong lihim sa ating Panginoon. Kung tayo man ay nakakapagtago ng lihim sa ating mga asawa o sa ating mga magulang, sa ating Panginoon, wala tayong lihim na matatago. Kasi nga, ano man mga kasalanan na gagawa natin, alam lahat to ng ating Panginoon. Kay Lord, hindi tayo nakakapagtago ng lihim dahil sa kanyang katangian. He is all-knowing and He knows everything about us. Yan po yung katangian ng ating Panginoon na He is omniscient, na nasabi ni Haring David and na pinapakita niya sa kanya mga talata ng kung gaano niya tayo kakilala, kung gaano niya tayo alam ang bawat mga kilos natin, ang bawat iniisip pa lamang natin, ginagawa, alam na ng ating Panginoon. So, knowing the Lord through His attributes, yung pangalawang attributes ni Lord is He is omnipresent. Omnipresent, makikita po natin, matatagpo natin sa Psalms 139, sa doon ba rin po sa ating chapter, Psalms chapter 139, verse 7 to 12. And sabi po doon, sa verse 7, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?" Saan ba ako makakatago? Na yung Holy Spirit mo lagi nahandyan sa akin. Lagi kang nakaagape sa akin kahit saan man ako naroon. "If I go up to heavens, You are there. If I make my bed in the depths, You are there." Lagi siya nandun. Lagi kahit na sabi ni Haring David, kahit pumunta ako sa langit, nahandyan ka at ikaw ay naroon. "If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea," and sa verse 10, "even there Your hand will guide me, Your right hand will hold me fast." Kahit saan man ako naroon, ang iyong kamay ay laging nakaagapay sa akin. Lagi mo akong ginagabayan, sabi ni Haring David. And sa verse 11, "If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for the darkness is a light to you." Ang ganda po, di ko ba? Kahit na saan dilim magtago si
si David, alam ng Panginoon, kahit sukluban siya ng kadiliman, naroroon pa rin siya. Walang pagkakaiba yung kadiliman at liwanag sa ating Panginoon. Anumang meron tayong kadiliman sa ating buhay, nakikita at nakikita ng ating Panginoon. Ganun, dahil nandiyan siya sa ating tabi. Lagi siyang nandiyan sa place natin, lagi siyang nasa sa ating kinalalagyan. Kahit saan man tayo pumunta, o anumang oras tayo, o anong oras man tayo naroroon lagi siya. Siya ay kasama natin sa lahat ng kalagayan. Ano man ang kahinatnan na natin sa mga sa atin ngayon at sa ating kalagayan natin ngayon, alam na ang Panginoon. Gaya po nung halimbawa po, yung mga sickness natin, ano mga sitwasyon meron tayo, sakit o nawalan tayo ng mahal sa buhay, alam na ang Panginoon yun, nalalaman niya yung sitwasyon natin. Lagi siyang nandiyan, nagbibigay o lagi nakaagapay sa ating mga kalungkutan. Nagbibigay siya ng comfort sa atin. Nalalapitan natin siya, nahihinga natin siya ng tulong sa ating pangangailangan, physical, emotional, o spiritual dahil sa kanyang pagiging omnipresent. Sabi nga sa Exodus 33:14, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi niya, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi niya, yung presensya niya, laging nandiyan sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng katahimikan, siya yung magbibigay sa atin ng kapahingahan, yung peace of mind natin kung tayo man ay nagugulumihanan, yun po yung binibigay sa atin ng ating Panginoon sa kanyang presensya. Ang isa pa po, yung sa pamamagitan ng ating worship, di po ba pagka tayo nagdi-devotion, pag nagdi-devotion tayo, feeling natin nandun ng Lord, kausap natin siya sa ating mga devotion. Ganun din po sa ating Sunday worship, kung tayo po ay nagkakantahan, hindi lang tayo basta nagkakantahan o kanta-kanta lang, nakifeel natin po yung ang presensya ng ating Panginoon sa ating pag-worship sa Kanya. Ganun din po pag sa communion, dahil sa Kanyang omnipresent, ang communion natin ay nagiging makatotohanan. Dahil ang Lord mismo ang nakakausap natin, nabibigyan tayo ng privilege para makausap siya. Yan po yung pagkilala sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pagiging omnipresent. Lagi siyang nahandyan kahit saan man tayo pumunta, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, handyan pa rin po siya. And then, knowing the Lord through His attribute, He is, pangatlo po, He is omnipresent. Pangatlo po, He is omnipotent. Ito ay matatagpuan sa verses 13 to 16 ng Psalms pa rin. Sa verse 13, for you created my inmost being. Sabi niya, you knit me together in my mother's womb. Sabi ni David. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Napakaganda po, di po ba? Doon pa lang po sa, hinuwag pa lang tayo doon sa sanapupunan ng ating mga magulang, alam na po ng ating Panginoon. Yung kapangyarihan niya na makita ang ating, kung paano tayo malilikha. Sa verse 15, my frame was not hidden from you when I was made in a secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Sabi niya, yung paggawa sa atin sa lihim na lugar, alam niya ng ating Panginoon. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Dito ba? Nalalaman ng Panginoon, nakikita niya tayo kung kahit na bago pa lamang tayo hubugin, alam na ng Panginoon kung anong itsura natin, kung ano yung mga parte ng ating katawan. Yan po yung, at nakanalilista din po sa kanyang aklat, kung hanggang saan tayo, maninirahan sa ating, sa mundong ito, ibabaw.
He made us perfectly. He made us perfectly. He created us wonderfully. Sabi nga. Sabi nga kung sabi nga ni Hashem Al-Ghaili sa kanyang page sa internet, ang ating daw human body is consists of 37 trillion cells divided into 200 different types. Diba ba? Amazing. 37 trillion cells. Napakadami po nito. Tapos, 100 billion cells make up the skin. Yung ating daw po mga skin ay merong 100 billion cells. Ito po yung pinakamalaking organ ng ating body. And 100 billion neurons in the brain allow you to process as many as 60,000 thoughts per day. Ito ba amazing? Napaka-amaze po ni Lord, no? 127 million retinal cells that allow you to see the world in as many as 10 million different colors. Makikita natin, makakakita tayo ng million-million na different colors sa ating retina o ating mga mata. And yung lungs daw po natin, nag-a-allow tayo to breath as 23,040 breaths per day. Meron daw po tayong 23,040 breaths per day. Ganun din po yung ating heartbeats. Meron din daw po tayong 115,200 heartbeats per day. So, kahanga-hanga po yung ang power ni Lord sa atin. Napaka makapangyarihan po ang ating Panginoon. Alam niya lahat ang kabuuan ng ating human body. So, napakaganda po nito. Medyo mahaba po ito, pero konti lang po ang aking kinuha. Kung babasahin din po natin yung Psalms 33:6, sabi po dito, "By the word of the Lord, the heavens were made, their starry hosts by the breath of His mouth." Ito po yung ginawa po ng ating Panginoon ng ating universe sa pamamagitan ng kanyang hininga. Ang dami pong galaxies na nabuo, di ba? He created the universe, yung ating buong kalawakan yung ginawa po ng ating Panginoon. The great power of our Lord to create the universe. Ganyan po yung kapangyarihan na ginagawa ng ating Panginoon. Based din po sa science, kung ilan po yung galaxy natin, sabi dito, how many galaxies are there in the universe? Nandoon po ba yung mga galaxies natin sa universe? Yung pong ating mga scientists or ating mga astronomer, nag-examine po sila yung sa mga portions sa ating sky. In-examine po nila, kinaunt po nila yung mga nakikita nilang galaxy, mga visible galaxies. Tapos po sa mga specific region, tapos minultiply po nila yan by the number of accounts sa different regions ng skies. Tapos yung astronomers daw po ay nag-estimate ng numbers of galaxies in the universe. Sa pag-aaral po noong 1999, sa pag-aaral po ng ating mga astronomers, yung galaxy daw, ang galaxies daw po natin ay merong 125 billion galaxies. 1999 pa lang po yan. Pero noong 2023 studies po nila indicate that there are 225 billion galaxies in the observable universe. So, parami po ng parami. At yung pag-study nila po nila noong 2016, yung numbers po ng galaxy is nag-up pa to 2 trillion. Imagine po, 2 trillion, 2016 pa lang po yun. How about ngayon po sa year natin, 2021? So, mas marami pa po mga galaxies yun. So, very amazing po. Amazing ang power ni Lord kung paano niya tayo ginawa at ang buong kalawakan, ang buong universe. Yan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So, yung ang kapangyarihan po ng ating Panginoon ay butangi siya lamang po ang lahat ng nakakaalam ng mga bagay. At all things are possible with God, sabi nga po. All things are possible with God, sa lahat po ng bagay, walang imposible sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin yung Matthew 19:23-26, yan po yung tungkol sa isang rich man na
na lumapit sa ating Panginoong Jesus na nagtanong kung paano siya makakarating sa o makakapasok sa Kingdom of Heaven. So ano po, di po ba ang sabi ng ating Panginoon doon sa rich man na yun eh? Dahil rich man nga siya, sabi niya, ay pagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari at ipamigay mo sa mahihirap. Yun po yung sabi ni Jesus sa kanya. And then, nalungkot po yung rich man. Siyempre, sino po ba yung rich man na pamimigay mo yung lahat ng iyong pag-aari at lalapit ka sa kanya, hindi po ba? Nalungkot po yun. Although umalis yung rich man, humayo siya, pero malungkot po ang kanyang pangumuka. Dahil po doon sa sinabi ng ating Jesus, ating Panginoon Jesus Kristo. So, it's sa verse 23 ng Matthew 19, verse 23-26, ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang disciples. Then Jesus said to his disciples, Truly, I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. So 24, again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Yun yung sabi ng Jesus Cristo sa ating mga sa kanyang disciples, mga kanyang disipulo. Nung marinig po yun ng mga disciples, ano po yung sabi nila sa verse 25? When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Sino daw po ba ang maliligtas? Sabi ng mga disipulo. So on sa 26 po, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Di po ba ang ganda? Imposible sa mga tao na makapasok sa mga imposible yung ibang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos kung di natin kayang iwan yung mga possession natin at sumunod sa kanya. Imposible para imposible sa mga tao. Pero kay Lord, walang imposible. All things are possible sa ating Panginoon. Kaya kaya na tayong iligtas. Kahit anuman ang kalagayan natin, kahit anuman ang kalagayan mo sa buhay, kung may pagtitiwala ka sa kanya, ikaw ay maliligtas. So, yun po yung amazing power ng ating Panginoon na kaya tayong iligtas anuman ang kalagayan natin sa buhay, sa mundong ibabaw. Siya lamang po ang may kapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay. Amen po. And so, paano po natin na may apply to yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay? So, siyempre po, ito po yung kaya natin apply through our prayers. Through prayers, yung panalangin po natin, yung pinakamagandang application po sa na matatawag natin sa bilang ma-apply natin bilang sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil po, minsan po, example po, yung pagka nagkakasakit tayo, alam ng Panginoon kung paano niya tayo gagamutin. Kasi nga, siya yung naglikha sa atin. Alam niya kung anong parte ng ating katawan, kung ano yung parte na ating katawan ang kanyang gagamutin sa atin. Diba ba? Dahil alam niya lahat ang buong ating pagkatao. Magagawa ng Lord ang mga bagay na walang imposible. Walang imposible sa kanya. Diba ba? Kahit nga po, kahit anong disaster ang dumating sa atin, kung typhoon o earthquake o pandemic man yan, kaya niya tayong iligtas. Kung naaalala niyo po yung typhoon, yung super typhoon noon, yung Rolly, hindi po ba sa ating church tayo, naghanda po tayo, nilipit po natin yung ibang mga kagamitan natin doon. Pero dahil po ang sabi doon sa news, dadaan to sa
sa Metro Manila, kasama na po ang Bulacan, sabi ng sa news na yun. Kaya po, super typhoon daw po yun. So, sa sama-sama natin panalangin, ano po yung nangyari? Sinagot po tayo, tinugon po tayo ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Di po ba, lumihis yung bagyo. Kayang palihisin ng Panginoon yung typhoon, yung super typhoon na yan. Kayang palihisin ng Panginoon. Minsan po, inahayaan din ng minsan po hinahayaan din ng ni Lord yung ganyang mga bagay kasi na kahit na nakakasama sa atin dahil bahagi po ito ng ating kalikasan. Bahagi 'yan ng ating nature o bahagi 'yan ng ating kalikasan, di ba? Nangyayari ang mga bagay na iyon, nangyayari ang mga bagay nito dahil gusto ng ating Diyos na makilala natin siya sa kanyang kapangyarihan, di ba? Very amazing po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa antas na abot ng ating pagiging handa at pagpapasakop sa kanya. Kaya po mga kapatid, kung tayo po, kung nakikilala po natin ang ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan, kaya po natin na magpasakop sa ating Panginoon. And through prayers po, yung mga panalangin po natin, kaya niyang tugunin lahat. At anuman po mga kalagayan natin sa buhay, kaya niya tayong iligtas gaya ng rich man na yun. So ano po yung mga sinabi ni Haring David na nakita natin sa Psalms 139? Hindi po ba lahat ng katangian ng ating Panginoon ay nahandun lahat? Ang pagiging all-knowing niya, ang pagiging all-knowing niya nahandoon. Ang kanyang all-press, ang kanyang omnipresent at ang kanyang omnipotent na ayun makikita po natin sa ayon kay Haring David. So, ano po ang dapat natin gawin? Ang conclusion lang po natin siguro ngayon sa gabing ito ay knowing the Lord, we must trust Him because of His attribute. Dito ba? Knowing the Lord, we must trust Him. Yun po yung dapat natin gawin sa ating conclusion. Knowing the Lord, you must trust Him because of His attributes. Trust Him with His omniscience. With His omniscience. Dahil all-knowing po siya. All-knowing po siya. Walang maitatago. Wala tayong matatago sa Kanya. Di po ba? And trust Him with His omnipresent. Everywhere present in all. He is everywhere present in all places at all times. Pwede natin siyang malapitan, pwede natin siyang makausap. He is always with us. He is always watching us kahit saan man tayo nandoon. Trust Him with His omnipotence. Because of all powerful, because of His all powerful. Kasi nga, pag humingi tayo sa Kanya, pwede niya tayong tugunan. Pwede niya tayong tugunan dahil walang imposible sa Kanya. Amen po. So, ito pong maikling mensahe po natin ay sana po ay naka-remind sa atin o natanim po sa ating mga isipan kung paano natin kikilalanin ang ating Panginoon. Paano natin siya makikilala sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang mga attributes. So, mga kapatid, alam ko po Lord, alam po natin na ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Alam po, kailangan po natin makilala ang ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kaalaman, karunungan, sa kanyang omnipresent, sa kanyang nandito po siya sa atin, sa ating kapaligiran, sa atin kahit saan man tayong kumaroon. Kasama natin ang ating Panginoon. Kaya ito lamang po maiksing mensahe na ito na knowing the Lord with through His attributes. Sana po nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan kung paano natin siya makikilala. Sa ating pong panguli, ito po yung aking panalangin para po sa ating lahat. Yes, Heavenly Father, Lord God, thank you so much sa maikling mensahe na ito, Lord God, na kami po ay, na kayo po ay aming makilala sa inyong mga katangian, oh God. Na kayo po ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kayo ang aming Diyos na gumagabay sa bawat oras, sa bawat panahon, sa bawat lugar na aming pinalalagyan, O God. Thank you so much sa mga kabutihan niyo na pinagkakalagyan sa amin, O God. Thank you. Maraming maraming salamat sa kabutihan niyo, O God. And God, dalangin ko rin po sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po na nawala pa sa inyo, no, hindi pa nakakilala sa inyo. Hipuin niyo po ang kanyang mga puso. Siya sa atin niyo po ang kanyang mga puso, ang kanyang mga isipan, O God, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay makilala sa kanyang mga buhay. Dalangin ko po na makilala ka ng buong puso nila sa kanilang mga puso, O God. Lord God, thank you so much sa kabutihan niyo. Thank you sa mga tao, mga nakikinig. At thank you, Lord, sa mga pagpapala na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.